Ay, magandang araw mga kanoors, magandang hapon. Ngayon ang ibabahagi ko naman sa inyo ay dagdag kaalaman. Kung ganito ang inyong mga tapuri dahil sa paglalaga ng muti, magagawa ng tea kahit dumadating sa time na ganito ang kulay mga kanoors. Parang kumakapit yung kulay ng tea. Welcome nga pala sa aming vlog, kung si Little Tea Beautician po. Sana po ay panoorin mo ang aming vlog at subaybayan niyo kung paano ko puputiin itong tapuri. Sa pamamagitan ng lemon lang mga kanoors. Ngayon, gagamit tayo ng 5 lemon. Pwede rin na yung balat. Kung nanghihinayang kayo sa laman, pwede rin magamit yung laman. Gawin natin lemon juice. Pwede squeeze natin. Tapos saka natin ilagay. So ngayon, marami nang kami lemon na nasira na nga. Kaya ang gawin natin pure na lemon mga kapos. Ganyan lang. Pupunayin natin ito mga kanoors ng tubig. Ganyan lang. Ayun, ganyan lang siya. Pupunayin natin ang tubig. Yung mga alos-alos siya. Yung mga kanoors puno na siya. Tapos, pampakuluan lang natin siya ng mga siguro mga 1 hour. Tapos ayan. Pagkakulo niya, init na mainit, nag-absorb yung lemon, yung mga dumi, matatanggal niya. Easy lang mga kanoors, hindi na kailangan magdudumi ang ating mga kamay para kuskusin natin ng mabuti. So, masakit na rin sa kami yung pagkukuskus. Kaya mas better mga kanoors yung ganito. Sana, gayahin nyo to, makakuha kayo ng kunting kaalaman sa aking tip. Ayan, tapos isasalang natin sa fire. Ayan, mga kanoors. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo siya dyan. Hayaan lang natin siya ng kumulo ng kumulo hanggang sa pagbalik natin mga 1 hour o hanggang 2 hours para talagang tanggal na tanggal yung dumi. Pagkabalik natin, kintab na kintab na yung loob. Hindi na kailangan na magdumihan natin mga kami. So mga kanoors, balikan natin siya after 1 to 2 hours. Balikan natin siya dito. Kasi pag ibibigi natin ng dere-dere sauce, pag dumulo, hintay natin dumulo at tagal natin. So, balikan natin mga kanoors ha. Wait lang kayo dyan at makikita natin ang kagandahan ng resulta ng lemon. Ayan na mga kanoors ang ating tapuri na pinapainitan. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Hayaan lang natin yung umawas para yung mga gilid-gilid kasama sa pagkulo niya. Tapos para malis na rin yung tikal na yun. Ayan. Ganyan lang yan mga kanoors. Ayan. Hayaan lang natin siya ng kumulo hanggang sa yung tikal niya ay mawala, malis niya. Ganyan lang siya mga kanoors. O see, tingnan niyo yung mga tabi-tabi. Medyo nawawala-wala na, kumikintab-kintab na siya. Pakuluin pa natin siya ng pakuluin hanggang sa matuluyan ang mawala yung tigkan. Hindi na natin kailangan magkuskus pa ng pagkadami-daming kuskus na madiin hanggang makasakit na yung kamay natin. Ito ay gagamitan lang natin ng lemon. Ayan. Ayan lang na muna natin siyang kumuli. O, di ba mga kanoors, nakikita niyo yung gilid, yung sa side doon sa gilid. O, medyo nawawala-wala na.
Hayaan lang natin siya dyan. At babalikan natin mamaya. O diba? Yan mga kanurs, yung gilid-gilid o. Mamaya, ang kintab-kintab na niya. Balikan natin siya later. Ay, ito na mga kanurs. Malapit na siyang matapos. Umaawas-awas na. 1 hour. Ginawa na natin 1.5. Ayan. Yung mga doon sa gilid na dumi-dumi, nawawala-wala na siya. Pwede na natin itong ahonin, mga kanurs. Ayan, diba? Kita nyo, maputi na siya. Ayan. Ahonin na natin siya para makita natin yung loob. At kung may kunti mang naiwan, hindi naman maiwasan, hindi man totally na puting-puti. Kukuskusin din natin para kumbaga lang, madali na siyang matatanggal. Hindi na kailangan na yung yung ating pagkuskus, kailangan gumamit pa tayo ng mga steel wool para ano, yung Scotch Brite na sponge, okay na yan. Baga yung tigkal niya, magaan na nating makukuha. Tingnan natin mga kanurs o anong resulta nito. Umaawas kasi pag malakas yung apoy, pero mas maganda yung para yung sa gilid-gilid niya talagang matanggal yung ano, tigkal-tigkal niya. Kaso nga umaawas, kaya palit-liitan natin. Ayan, ngayon ay atin ang hugasan siya. Umaawas na siya. Paawasin natin ng konti. Ayan. Okay na to. 1.5 hour, mga kanors, napapakuluan. Depende rin sa inyo. Kung talagang ano yung tigkal, pwede namang matagal. Wala namang problema. Tapos kung talagang matigkal na matigkal siya, pwede niyong ulitin yan mga kanurs para mas gumaan yung dumi niya, madaling matanggal. Pwede niyong alisin, tapos palitan ng tubig, lagyan uli ng lemon, ganun lang. Ayan, tingnan natin ang loob. Close na natin ang apoy. Atin ang aapoy. Umiinit, patakpang umiinit. Tingnan natin kung matanggal nga siya. Oh, ulit! Naingay! Naingay siya! Gamitan natin siya ng water dahil mainit. Diba mga kanors, o mayroon lang siyang mga kunti-kunting tigkal sa loob. Ang ibig kong sabihin dyan, madali na siyang kuskusin. Ito lang, hindi na natin kailangan gagamit pa ng yung steel wool. Ayan. Ayan. So, gagamitan na rin natin ng panguskus, panguskus para siya ay mas pumuti. Patayin muna natin yung tubig. Kumbaga, magana nating makukuha mga kanus yung tigkal niya. Tigkal niya sa loob, saka dito sa tabi-tabi. Hindi, ito naman matalas din ito kasi Scotch Brite po. Ang mga gilid-gilid, kuskusin na rin natin. Ayan, nagkakagandahan mga kanurs ng lemon. Pwede siyang pampaputi, pampalis ng mga tigkal-tigkal. Ano bang ibang term pa sa mga tigkal? Ano, help me, ano bang ibang term sa tigkal? Yung na-stuck. Na-stuck na dumi. Kasi mga kanurs yung tea, kapag nang gagawa ng tea, kahit sinasabon siya, talagang ano siya, tumitigkal siya, namitikit. Ay, dikit. Kasi, ewan ko bakit ganun ang tea. Ayan. Madali na natin siyang lilinis. Basta, lagaan nyo lang ng lemon. Kung hindi makuha ng isang laga, tagalan nyo lang pag nalaga ng mga. Tapos, ulitin nyo lang. Kung marami naman kayong lemon, hindi, lemon na sila.
lemon, ulit-ulitin niya lang ang ano sa paglalaman. Tapos kung may matira siya doon, sasabunin na lang, uspusin na ganito. Scotch Brite. Ulitin na natin. Scotch Brite na parang ano siya, parang bago na. Ito, meron pa sa loob na pangkit. O diba, parang bago na ulit ang ating pakiri. Maganda ng tingnan. Pampatanggal yung lemon. Lalaga nyo lang siya. Papakuluan nyo lang. Depende sa inyo kung gaano katigal yung inyong tatanggal nyo kung gaano katagal. Kahit sa ibang pagdiri. Oo. Oh, hindi lang sa paglalaga lang siya. Yung mga pagdiri na maiitim ng loob. Oo, oh, yung mga maiitim daw ang loob. Meron pa kompo. Gusto ko yung makintab na makintab ipapakita ko sa inyo mga pagdiri. Kinukuskus din siya, hindi naman po pwedeng hindi. Kung pagamagaan lang natin matatanggal yung dito. Yung natigkan. Ayan. Before and after. Gasa muna natin mabuti ang loob ng pakuri para makita ninyo kung gano'ng kaganda ang ating ginawang lemon skin. Nilaga lang siya. Parang natanggal ang dumi. Okay na yung konti lang naman doon sa gilid. Mahirap na kuskusin. Kahit sa labasan ng tubig. Mahirap na yun. Hindi na marudo. At least lumimis. O diba mga kanos? At yun, let me see. Ayan mga kanos. O diba? Kita ba kanin? Ayan mga kanos. Kagandahan. Kagandahan ng lemon. Ayan, kagandahan ng lemon. O, o diba mga kanos? Maganda ng loob. So, kung magkita ng lemon, ayan, ganyan lang ang easy mga kanos. Hindi naman totally na. Lalo na kung tayo nagtrabaho sa mga totally walang-wala kapag lumaga. May matitira siyang konti-konti lumi. So, ibig kong sabihin, padali na natin makukuskus sa pamamagitan nitong spans na Scotch Brite. Ayan, di ba natanggal? Hanggang sa muli mga kanon, sana po eh nakatulong ang aking konting kaalaman. Try nyo, promise. Hindi na kayo mahihirapan magkuskus. Easy nyo na lang matatanggal yung dumi. Hindi na kailangan nyo gagamit tayo ng lakas ng pwersa. Siyempre, masakit na rin yung ating mga braso sa pagkukuskus. Sa pamamagitan ng lemon, makakatulong sa atin, puputi pa yung ating mga natigkan na dahil sa tea. Kahit ano, basta yung mga natiiman ng dumi, gamitan nyo lang ng lemon na ganito. Lalaga nyo lang, mga 5 piraso, pakuluan nyo maraming beses na 2 hours, hindi natanggal na ganyo, at repeat hanggang sa ganito na siya. So, hanggang sa muli mga kanoy, sana po ko naibigay niyo po ang aming vlog. Pakigon lang po ng comment sa baba. Kung pag-iba pa sa aming channel, like and subscribe ng mga kanoy. Hanggang sa muli, sana po ay nakatulong ang aking konting nalaman. Sana try niyo. Maraming ganito mangyayari sa inyo.